Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat po mga minamahal ay manalangin upang tayo pinsamahan gabayin po tayo ng ating napakabayad na Diyos sa oras na ito. O po, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Kami ito sa pusa nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi ng iyong banal mong gawain, lalabas ang pinagpalat, lalangin sa nigay sala sa pagkilos sa aming kaligitaan. Patunay lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa araw na ito. At narito po kami ngayon sa pag-aaral pong banal mong salita. Aga pong lahat, patawarin mo kami sa mga kami nasa po ang nagkulang nagkasala sa iyo. Buksan ang pangunawan na bawat isa narito na maunawaan po namin yung pumbalang mong kaluuban. At ikaw po magbigay sa akin ng kanunungan sa ipamagitan yung pumbalang mong salita na maunawaan po namin. Mahal pa yun na may pahayag ko po na may pag-ibig at kapangyarihan sa unat dalangin ng ayon po minamahal at iginagalan. Ayon po malapastor, amin pong sinasaway magawa ng kaaway pag-aninlangan. I command you cast out in the name of the Lord Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa iyong kinaupuan. Ngunit bago pong lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, ang pinakamataas sa pagupuri, paglalawalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dubling paggalang at pagbati sa ating bubilabad Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God and His beloved children, at patuloy po natin inaalala ang mga mabuting tura at aral niniwan sa atin ng ating bubilabad na Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa lahat ang ating po makasamang kapamanggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Mars Facton, sa lahat ng mga beloved preachers, beloved elders, ating po minamahal na mga kapatiran, maging sa lahat ang ating po mga webcast viewers na walang saang umaantabay sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, magandang hapon na po sa ating lahat. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 8, at ang versikulo po ay 26. Amen. Amen. Ito po sinasabi sa mga taga-Roma, 8:26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa na banal na salita ng ating pinakamahal na Jesus. Diyos po ang magpala. God bless you po. Amen. Bigyan po natin ng tema ang ating tatalakayin sa araw na ito, the Holy Spirit as our helper in times of weakness. Ang banal na Espiritu bilang ating tagapagtulong sa panahon ng kahinaan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Tayong lahat na mga narinito, mga mananampalataya sa Diyos, dati-rati tayo pong lahat ay hindi marunong manalangin. Yun po ang katotohanan. Subalit nung tayo po ay napabilang na sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayong lahat ay natutong manalangin. Amen. Natuto po tayong manalangin sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya po mga minamahal, mahalaga sa bawat mananampalataya na palagi ang nananalangin sa Diyos. Amen. Lahat na natutong manalangin sa Diyos, magsabing praise the Lord. Amen. Lahat po tayo, mula nung tayo pinaglingkod sa totoong Diyos sa pamagitan ng gawain nito, sa pangunguna ng ating mga magulang sa Panginoon, natuto po tayong manalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya po mga minamahal, natuto po tayo, natuto ang bawat isa, amen, na manalangin sa Diyos. Pero, dumarating sa buhay ng bawat mananampalataya na minsan, tayo po ay tinatamad na manalangin dahil nasa laman pa po tayo. Amen. Nasa laman pa po tayo po mga minamahal. Kaya yung Kristiyanong tamad manalangin, yan ay kahinaan. Amen. Yung Kristiyanong tamad manalangin, yan ay kahinaan. Kaya ang napakadelikadong kahinaan, yung Kristiyanong tamad manalangin. Bakit? Bakit po mga minamahal ay delikado? Dahil diyan nagsisimulang papasok ang gawa ng kaaway sa ating buhay.
Ano po yung gawa ng kaaway sa ating buhay kapag hindi na po tayo nakapanalangin sa Diyos? Darating sa buhay po natin yung alinlangan. Kapag hindi ka nananalangin sa Diyos, darating na sa buhay mo, alinlangan ka na sa salita ng Diyos na iyong napapakinggan. Alinlangan ka na sa mga gawang makapangyarihan kamay ng Diyos na sinasalita ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain na ito. Ano pa? Darating na sa buhay mong takot ka nang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagkabalisa, nababalisa na po mga minamahal, nag-aalala ka na kung ano po yung kakainin mo sa araw pong bukas, ano po yung gagawin mo para makasurvive ka sa pang-araw-araw pamumuhay. Ano pa po mga minamahal, kapag hindi na po tayo nakakapanalangin sa Diyos, nariyan, lagi ka na nagre-reklamo. Kaya ang pagre-reklamo, yung po ang naging ugali ng mga naunang mananampalataya, mga Israelita. Kaya karamihan sa kanila, hindi sila nakapasok sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa kanila sa Kanaan. Ano pa? Pride. Si Satanas ang may otor yan para ang tao kapag nagmalaki, susuway na siya sa utos ng Panginoon. At iba bang pag-uugali na hindi naayon sa kalooban ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, kung alam natin ang salita ng Diyos, tanda po natin ito, kung alam natin ang salita ng Diyos at hindi natin sinusunod, hinahadlangan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Nasundan po natin, kung alam natin ang banal na salita ng Diyos at hindi natin sinusunod, hinahadlangan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga dapat tandaan ng bawat mananampalataya ng sisipaglingkod sa ating Diyos Jesus, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ang panalangin ay napakahalaga sa bawat mananampalataya dahil ang panalangin ay pagpapakita ng paghingi ng tulong sa Diyos. Amen! Ano pa po mga minamahal? Ang panalangin upang tayo pa'y magtagumpay sa paglilingkod natin sa Kanya. Ang panalangin para lumakas, harapin ang mga pagsubok. Ang panalangin ay paghingi ng tawad sa Kanya. Ang panalangin ay tanda na mayroong tayong pagpakumbaba. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Jesus. Kaya napakahalaga ng bawat mananampalataya ay palagi ang nananalangin sa ating pinakamahal na Panginoon sapagkat makakaasa tayo na tutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating pananalangin sa oras na tayo humaharap sa mga pagsubok. Ikalawang pagbasa, Roma 8 at ang versikulo po ay 22 hanggang 23. Dito po sa Roma, kabanata 8, ang mga talata po ay 22 hanggang 23. Dito po tayo sa 22. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibig at nagtaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroon mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid bagay tayo na may nagsisihibig din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkup na dilit ibat ang pagtubos sa ating katawan. Amen. Praise the Lord. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya ayon sa ating nabasa po mga minamahal sa 22, sapagkat nalalaman natin na ang buong nila lang, ibig sabihin po mga lahat ng mga tao na nandito sa mundo, mananampalataya, hindi mananampalataya, dumadanas ng tinatawag na humihibig at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Mananampalataya, hindi naranasan po natin na tayo po ay sumusuong o humaharap po tayo sa kahirapan, sa mga problema, sa balakid sa ating paglilingkod. Ngunit ang pagkakaiba lamang na tayo lahat ng mga mananampalataya na napabilang sa gawain na ito, totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Sa pananalangin po natin sa Kanya, tayo po makakaasa na tayo po magtatagumpay. Kaya tingnan po ninyo, ang mga unbeliever, ang mga hindi mananampalataya, bagaman sila po yung nananalangin, naniniwala sa Diyos, hanggang doon lang. Kaya kapag dumating, kapag sila po yung humaharap sa pagsubok, kapag dumadanas sila ng problema, halos hindi nila makayanan. Sapagkat maraming tao sa lansangan na wala na sa kanilang sarili. Ibig sabihin, dahil hindi nila napagtagumpayin yung problema na kinakaharap, ganun po ang naging kahinatnan nila.
Ngunit tayo may problema, nilulutas ng ating pinakamahal pa yun sa pamagitan ng ating pananalangin. Sa unang dalang ng ating mga pastor, nilulutas ang ating mga problema. Everybody shall praise the Lord. Yung pong ibig sabihin niyan. Sa talatang 23, at hindi lamang ngayon gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa mga tuwid bagay, tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkup na diliibat ang pagtubos sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na pagdakit ng mga banal. Amen! Na tayo pong lahat po kami naghihintay sa pagtunog ng trompeta, pagtunog ng pakakak, upang tayong lahat na nananatiling nananalangin, tayong lahat po mga minamahal ay kukunin ng ating dearest Jesus. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nananatili, patuloy at patuloy po tayong nananalangin, makakaasa po tayo na tayong lahat ay kukunin ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord, kaya huwag huminto sa pananalangin. Amen. Yung po ibig sabihin ng po mga minamahal. Kaya hanggat ngayon po mga minamahal, tayong lahat ng mga mananampalataya, habang tayo po narito sa mundo, habang tayo po ay nagsisipaglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, makakaranas tayo sa mga paghahadlang ng gawa ng kaaway. Ano po ang ginagawa ng kaaway sa mananampalataya? Paghinaan sila ng loob. At kapag sila po ay pinaghinaan ng loob, tatamaranin sila ng manalangin. Hindi nila magagawa ang katwiran at kalooban ng Diyos upang ang pagpapala ng Diyos hindi nila makamtan. Everybody shall praise the Lord. Kaya kahit dumarating yung mga problema, huwag kang tamarin na manalangin. Amen. Lahat na may problema, magsabing praise the Lord. Amen. Kunti lang yung may problema, salamat sa Diyos. Yung iba, wala. Kapag tayo ay dumarana sa kahirapan, huwag kang huminto na manalangin sa Diyos. Amen. Ano pa? Kapag ikaw inuusig, huwag kang huminto na manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Bakit? Kapag huminto ka na manalangin sa Diyos, may karamdaman ka, hindi gagaling. Amen. Kapag huminto ka na manalangin sa Diyos, may problema ka, hindi malulutas. Kapag hinintuan mo na manalangin sa Diyos, kapag nasa kahirapan ka, hindi mo makakamtan ang pagpapalang mula sa Diyos. Ngunit kapag ikaw ay nananatili, nagpapatuloy nananalangin sa Diyos, dumanas ka man na magkaroon ka man ng problema, agad lulutasin ng Diyos. Kapag ikaw ay patuloy nananalangin, nasa kahirapan ka, hahanguin ka ng Diyos sa kahirapan. Pagpapalain ka niya. Kapag ikaw ay may karamdaman, nananatili ang pananalangin mo sa Diyos, pagagalingin yung karamdaman. Kaya sabi ng banal na kasulatan, malaki ang nagagawa ng pagkakaisang pananalangin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga kaminan, sabi ng banal na kasulatan, nais ng Diyos na tayo po'y maging masipag sa pananalangin. Kawikaan 13:4. Ang kaluluwa na masipag ay tataba. Ibig sabihin po mga minamahal, kapag ikaw ay masipag manalangin sa Diyos, kakamtin mo ang lahat ng kahilingan mo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya tingnan po ninyo, sa buhay ng mga naunang mananampalataya, ito ang kanilang ginagawa. Kolosas 1:9. Mula ng aming marinig ito, ano po yung narinig ng mga naunang mananampalataya? Narinig po nila yung kahalagahan ng panalangin sa Diyos. Ito po ay kanilang binigyan pagpapahalagaan. Sabi po dito, ang kanilang ginawa, hindi kami nagsitigil na manalangin at humingi na patungkol sa inyo upang puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Ano pa po mga minama yung mga alagad ng Diyos? Minsan, nung kasakasama nilang ating Dearest Jesus, sila po'y tinatamad na manalangin. Ngunit sa patuloy at patuloy na pagtuturo ng ating pinakamahal pa yung sa kanyang disipulo, natutunan nilang manalangin. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa buhay po natin ngayon. Tayong lahat ng mga mananampalataya, nagpapasalamat tayo sa ating mga magulang sa Panginoon. Dahil sa kanilang pagtuturo na tayo po laging manalangin, patuloy po natin isinasagawa. Everybody shall praise the Lord!
Patuloy po natin isinasagawa po mga minamahal kay salamat sa ating Diyos Jesus sa ginamit ng ating sa ating mga magulang sa Panginoon, ginamit ng ating Diyos Jesus ang ating mga magulang sa Panginoon para tayo pituruan, paalalahanan sa banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon tayo po huwag magpabaya sa pananalangin sa Diyos, huwag magpabaya sa paglilingkod po natin sa Diyos para hindi makasingit ang gawa ng kaaway sa buhay po natin. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal sa pagtuturo po nila, lahat ng mga sumusunod, sila po'y patuloy na pinagpapala. Paano naman yung iba na hindi sumunod? Amen? Ano po ang nakakamtan po nila? Hindi po pagpapala, kundi pagpapalo. Pinapaalalahanan sila ng Diyos na sila po'y turuan na laging manalangin sa Diyos para matanggap po nila ang mga pangako, ang mga gantimpala na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Kaya po mga minamahal, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Na kapag tayo maharap sa pagsubok, ibig sabihin, humaharap ka sa kahirapan, sinabi ba po mga minamahal sa Biblia na kapag ikaw humaharap sa kahirapan, hinaharap mo ang humaharap ka sa problema, sa pag-uusig, sa aling mga bagay na kinakaharap mo, hinahadlangan sa paglilingkod, sinabi ba ng Biblia na huwag tayong manalangin? Hindi, kundi ito po ang sinasabi. Santiago 5, at ang versikulo po ay 13. Dito po sa aklat ng Santiago, kapitulo 5, versikulo 13. Nagbabatabaga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang pagpupuri. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Nagbabatabaga. Nagbabata ba sa inyo? Ano sabi po rito? Siya'y manalangin. Ibig sabihin, kapag ikaw'y dumadanas ng kahirapan, dumadanas ka ng mga magsubok, manalangin ka sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen! At ang sabi pa po rito po mga minamahal, na kung saan ang pananalangin sa Diyos, hindi sa panahon na ikaw ay pinagpapala lang, kundi ka hindi pa dumarating yung mga pagsubok, nag-iipon ka na ng pananalangin mula sa ating Diyos Jesus. Kapag dumating ang pagsubok, ikaw ay magtatagumpay. Kaya nakakalungkot ang ilang mga mananampalataya, masigasig lamang sila na manalangin sa Diyos kapag panahon ng pagpapala, kapag panahon ng pagsubok, ayaw na nila po mga may manalangin sa Diyos. Baliktad. Imbis na lalong manalangin kapag nasa panahon ka ng nasa pagbabata ka, nasa kahirapan na pagsubok, itaas mo palagi ang kamay mo para ikaw ay magtagumpay. Kaya yung mga mananampalatayang ibang iba pong mga minamahal, kapag sila po yung nakaranasan ng kahirapan, imbis na sila po ay laging dadalo, ayaw. Katulad po yung pinuntahan namin kahapon sa aming pagpa-follow up. Kaya hindi na sana magsasalita po mga minamahal, hindi ko na sana i-encourage, kunit kinakailangan. Dahil sila po mga minamahal, talaga ayaw nilang ihakbang ang kalinang paa patungo sa bala na gawa ni Diyos. Narang po yung panghihina, panglulupaypay. Kaya sabi ko, napakahalaga ang kaligtasan. Kapag tayo tumigil na dumalo, tumigil na manalangin, titigil ang pagpapala. Kaya kapag ikaw may problema, sabi ko, lalong darami yan. Kapag ikaw may karamdaman, hindi gagaling yan. Kaya bukas mga ako kayo na dadalo sa bala na gawain ng Diyos para lahat ng iyong mga alalahanin sa buhay lulutasin ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Siyempre, ang rapture, isang bilis lang mangyari. Walang pangalawa, walang pangatlo. Kaya kapag hindi ka na nanalang, hindi ka na dumadalo, tumunog ang trompeta, iwan ka sa rapture. Wala nang pangalawa. Ang pag-asa mo, pabugot ng ulo. Huwag na po natin hangarin na maiwan tayo, kundi makasama sa pagdagit ng mga banal. Kaya ang ating gagawin para tayo makasama sa rapture, patuloy po tayong mananalangin sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi pa po rito sa ating nabasa, natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga papuri. Kaya ang pagpupuri sa Diyos po mga minamahal, gagawin po natin yan hindi lamang dito sa mundo, dito sa lupa habang tayo naglilingkod sa Kanya, kundi ang pagpupuri sa Diyos, gagawin po natin yan, buhay po natin yan doon sa langit. Patuloy natin luluwalhatiin, dadakilain, pararangalin, aawitin ang mga pagpupuri para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, hari ng mga hari,
Panginoon ng Panginoon, walang dilid iba kundi ang ating Diyos Jesus. Iaalay po natin yung pagupuri para sa Kanya. Amen. Kayong mga mensahe na ating inaawit, yan po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa kabutihan ng Diyos, para sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Para sa kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon na ginagawa sa bawat mananampalataya, sa bawat isa atin nagsisipaglingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya katulad po yung mga manggagawa, yan po ang sekreto na nakuha ng ating mga magulang sa Panginoon, ating mahal na pastor. Kaya mga manggagawa, mula umaga hanggang hapon, nagpupuri. Kapag dumating ang gabi, nagpupuri. Isa madaling araw, nagpupuri. Nakuha ng ating mahal pastor. Kaya doon lumago ng lumago ang balanagawain na ito. At patuloy po nagliligtas ng mga kaluluwa na handang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Nagbubunga ang balanagawain na ito dahil sa sekretong walang tigil na panalangin at pagpupuri sa Kanya. Nahipo ang puso ng Diyos. Ano pa po mga minamahal, mismo ang ating Diyos Jesus nagbigay halimbawa na paano lubos na malalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nung panahon ang ating pinakamahal na Panginoon dito sa mundo, 2,000 nakakaraan, umakyat pa sa taluktok ng mundo para doon manalangin. Amen. Ipinakita niya kung gaano kahalaga ang laging nananalangin sa Diyos. Amen. Ano pa po mga minamahal, nagsalita o sinama ni Jesus si Apostol Pedro at si Juan para manalangin. Ibig sabihin, tinuruan ng ating pinakamahal pa ang kanyang mga disipulo, ang mga tao, ang mga mananampalataya na handang maglingkod sa Diyos. Sino pa? Nagsalita ang mga alagad na sinasabi, turuan silang manalangin na kagaya ni Juan. Kaya totoo po mga minamahal, ganon din po ang buhay po natin nung araw, talaga hindi tayo talaga marunong manalangin sa Diyos. Akala po natin nung araw kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos, kapag ikaw kilala mo ang Diyos, kapag ikaw ay may takot sa Diyos, ligtas ka na. Ngunit hindi pala sapat. Kaya tayo dinala ng Diyos sa pamagitan ng gawain nito para lubos po tayong makapanalangin sa Kanya. Kaya tayo dinala ng Diyos sa pamagitan ng gawain nito para dinggin ang ating mga panalangin. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen! Kaya mga manggagawa, sila po ay nagpupuri, ginugugol po nila na walang oras umaga hanggang hapon po yan, plus gabi, 3 oras, madaling araw. Kaya pagkatapos, nagugulin po natin ng pagpupuri na mahabang oras kapag hindi ka nanalangin, sayang. Amen! Bakit? Iginugugol mo ang oras sa mahabang oras, minsan paos ka na. Dahil sa pagupuri mo sa Diyos, minsan yung paa mo nangangawit na, pagod kang pumapalakpak, pagkatapos Thanksgiving hindi ka manalangin, sayang. Everybody shall praise the Lord. Ngayon, sumasamba po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula kanina, nag-umpisa po tayo alas 9, ngayon alas 2 na, malapit tayo ng patapos. Kaya pagkatapos sa pananalangin, sa ginugol po nating oras dito sa pagsamba ngayon sa araw na ito, hindi ka nanalangin sa Diyos, ano pa mangyari? Sayang. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, po mga minamahal, matapos nating gugulin ang oras sa pagsamba, pagupuri, pananalangin sa Diyos, hihingin po natin ang ating kahilingan. Biblical, bakit natin hihilingin sa Diyos ang ating kahilingan? Basahin po natin, sulat ng Apostol Pablo sa taga-Filipos 4:6. Ito po ang sinasabi. Sa mga taga-Pilipos, kabanatang 4, ang talata ay 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Bagamat ang Diyos, nakikilala niya po ang ating mga kahilingan, alam na po niyo ang ating kahilingan, ngunit kayo nakailan, biblical, ipakilala po natin, sabihin po natin, mahal na Panginoon, tugunin mo ang aking panalangin, pagalingin mo ang aking karamdaman, lutasin mo ang aking problema. Kapag hindi niyo binanggit po yan, paano tutugunin ng Diyos? Everybody shall praise the Lord. Kayo nakailangan, ipakilala po natin ang ating kahilingan. Huwag po tayong tamarin sa panalangin. Dahil kailangan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Kaya sabi ko kanina, ang pananalangin, yan ay tanda na may pagpapakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Paghingi ng tulong, mahal na Panginoon,
Di ba nanalangin ka? Mahal ang Panginoon. Tulungan mo ako. Di ba ganoon? Lalo na kapag umaharap ka sa pagsubok. Kaya kailangan po natin yung laging manalangin. Ipakilala po natin ang mga kailangan. Pangangailangan ng church. Pangangailangan ng bawat isa. Pangangailangan ng mga hindi mananampalataya na hipuin ng Diyos ang kanilang puso para buksan ang pangunawa nila patungkol sa salita ng Diyos, kahalagahan ng kaligtasan. Kaya po mga kaminang, marami po tayong dapat ipanalangin. Hindi lang ating mga sarili, kundi lalong-lalong sa mga hindi mananampalataya. Siyempre kapag hindi mananampalataya sa Diyos, binawayan ang buhay, walang kaligtasan, patungo sa kapamakan. Amen. Kaya marami po tayong dapat ipanalangin ang ating mga magulang sa Panginoon na sila piginamit sa ating kaligtasan. Ipinapanalangin po natin sila para ang bawat isa sa atin bumuhos ang masaganang pagpapala mula sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos sa pananalangin. Yan ang uras na kapag para maramdaman po natin ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Mula kanina, hanggang oras na ito, naramdaman na po natin ang presence ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Ano po yung pakiramdam po ninyo kapag naramdaman po ninyo ang malalang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon? Di ba ikaw ay tuwang-tuwa, masayang-masaya ka? Amen. Kahit piso-piso lang alaman ng bulsa mo, masaya ka pa rin? Bakit? Yan po ang sekreto. Kapag nakamtan mo na, naramdaman mo ang banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na ikaw na ang pinakamaligayang tao na nabubuhay dito sa mundo. Amen. Hindi katulad ng iba, ang kaligayahan po nila sa pera, panandali ang kasihan lamang yan. Ngunit tayo, sapat lang ating financial, ating mga ari-arian, masayang-masaya po tayo dahil lagi po nating damandama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya nag-aaliw sa atin kapag tayo may problema, ariyan, nilulutas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa po mga minamahal? Panalangin at na mayroong paghibig, panalangin na mayroong pag-iyak, katulad ni Haring Ezekias. Siya po ay mamamatay na sa malubhang karamdam, wala ng lunas. Ngunit sa kanya pong pananalangin na may paghibig at pag-iyak. Pag-iyak ng di kawasa, nahipo ang puso ng Diyos. Binigyan pa po siya ng 15 taon para mabuhay, patuloy na sumunod, maglingkod, manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya pinatunayan ng Diyos na totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Marami sa ating pumakami na mahal, sila po ay nasa bagnin ng karamdaman, wala na pong kagalingan, mamamatay na. Ngunit nung makilala nila ang ating Diyos Jesus sa kanila pong tao sa pusong pananalangin, sa una't dalang na ating malapastor ngayon, sa oras na ito, buhay na buhay pa sila. Bakit? Totoo na malaki ang nagagawa ng pananalangin, pagkakaisang pananalangin. Everybody shout praise the Lord! Amen! Pananalangin o panalangin na maramdaman mo na ang Diyos ay nakikinig sa iyong daing, sa iyong panalangin. Pasahin po natin, unang 1:3-22. Dito po sa unang Juan, kabanata 3, ang talata po ay 22 na sinasabi, at anumang ating hingin ay tinanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Praise the Lord. Amen. Lahat ng pinagpala ng Diyos magsabing praise the Lord. Dahil tayong lahat ng mga mananampalataya, magmula ng tayo na pabilang sa gawain na ito, tayo pinaging masipag na manalangin sa Diyos, lahat ng ating mga kahilingan ay patuloy na tinutugon ng ating pinakamahal na Panginoon. Nung tayo pinagbaguhan pa lamang, mayroon po tayong taglay na karamdaman. Hirap na hirap po tayo. Ngunit nung tayo po ay nangako na maglilingkod sa ating patuloy na pananalangin, ngayon, pinagaling tayo ng ating Diyos Jesus. Nung tayo bibaguhan pa, napakabigat ang ating problema, ang ilan sa atin, ang iba magpapakamatay na dahil sa matinding problema, katulad ni beloved brother Ricky Tan, dahil sa milyon ang kanyang pinagkakutangan. Ngunit nung makilala niya ang ating Diyos Jesus sa pamagitan ng gawain nito, nangako po siya na maglilingkod, magtatapat, siya po'y nanalangin sa Diyos ang kanyang problema, nilutas ang ating pinakamahal na Panginoon.
Dati-rati magulo ang ating buhay, walang kapayapaan, ngunit nung tayo pinapabilang sa gawain na ito sa ating pananalangin, binigyan po tayo ng kapayapaan sa puso at isipan, nagmumula sa ating pinakamahal na pinag-ibig. Ibig sabihin, lahat ng ating mga kahilingan ay pinagkaloob ng ating pinakamahal na pinag-ibig. Sabi ng banal na kasulatan, huwag ninyong ikagalak. Ikagalak ninyo na ang inyong mga pangalan ay nakasulat doon sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ibig sabihin, tagapagmara tayo ng kaharian ng ating pinakamahal na pinag-ibig, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na pinag-ibig. Kaya ganong kahalaga ang pananalangin para tayo po ay magtagumpay bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, totoong Kristiyano sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya bilang tao po, mga kaminama, narito po tayo. Bilang tao, mayroon tayong kahinaan. Lahat na may kahinaan, magsabing praise the Lord. Amen. Lahat po tayo may kahinaan. Maging kami na tumatayo rito sa balan ng pulputong ito. Lahat tayo ay pari-parihas, mayroong kahinaan. Kaya po mga minamahal, sabi rito sa banal na kasulatan, katulad din ni Apostol Pablo, basahin muna natin, ikalawang taga Corinto, kapitulo 12, at ang versikulo po ay 7. Dito po sa aklat ay ikalawa Corinto, kapitulo 12, versikulo 7. At na ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Amen. Amen. Everybody, shout praise. So, ibig sabihin po mga minamahal, bagaman si Apostol Pablo, lingkod ng Diyos, may tinik sa laman, ibig sabihin mayroon pa po siyang kahinaan, mayroon pang karamdaman, hindi pa lubos na gumagaling. Ngunit, sabi ni Apostol Pablo, hinihiling niya, lalubos po siyang pagalingin, sinalitaan ng ating pinakamahal na sa kanya, sapat na ang biyaya na ipinagkalo ko sa iyo. Doon na unawa ni Apostol Pablo, kahit mayroon pa siyang kahinaan, kahit mayroon pa siyang konting karamdaman, lagi siyang pong nananalangin sa ating pinakamahal na Panginoon sapagkat sapat na na nakilala niya ang ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang buhay. Ganon din po tayo. Amen. Sapat na na ating po nakilala ang ating pinakamahal na Panginoon sa pamagitan ng gawain na ito, na siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po mga minamahal, bagamat mayroon tayong kahinaan, sabi po rito, pero sa pamagitan ng pananalangin, lahat ng ating kahinaan na iyan ay ating napagtatagumpayan sa tulong po ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat sino ba sa atin dito na perpekto na? Sino ba sa atin dito po mga minamahal na hindi nagkakamali? Sino ba sa atin dito na hindi nagkakasala? Sino sa atin dito po mga minamahal ang di na walang kapintasan, na wala ng kasiraan, kundi lahat po tayo ay hindi perpekto, lahat po tayo may kahinaan, may kasiraan, ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, yan po ay ipinahintulot ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus para hindi tayo magmapuri. Sabi ng banal na kasulatan sa Efeso 2:9, para hindi tayo magmataas. Amen. Yung pong ibig sabihin niyan, kaya kahit may kahinaan ka, ngunit kapag ikaw ay laging nananalangin sa Diyos, laging nagpapakumbaba sa paghingi mo ng tulong sa ating pinakamahal na Panginoon, mapagtatagumpayan mo yan. Everybody, shout praise the Lord. Ngunit kapag ikaw may kahinaan ka na, tatamad-tamad ka manalangin, hindi mo kayang pagtagumpayan. Kaya kung ikaw ay reklamador, hindi ka nananalangin, lagi kang magre-reklamo. Huwag po natin tularan ang mga naunang Israelita. Karamihan sa kanila hindi nakapasok sa lupang pangako. Maaring mangyari sa panahon po natin ngayon. Kung ang ibang mga mananampalataya, imbis na magpasalamat sa Diyos, lagi nagre-reklamo, hindi sila makarating sa langit ang pangako ng ating Diyos Jesus. Gusto ba natin yon? Siyempre ayaw natin. Kaya dapat maging mapagpasalamat. Maging na, laging nananalangin sa Diyos. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya bakit inutos ng ating mga magulang sa Panginoon, ipinangaral po ng ating mga magulang sa Panginoon, huwag po tayong magpabaya sa pagdalo, huwag po tayong magpabaya sa ating mga kaligtasan. Bakit? Kapag tayo po'y laging dumadalo sa banal na gawain ng Diyos, dito tayo lubos na nakakapanalangin sa Diyos. Amen! Sa tahanan, nakakapanalangin po tayo, ngunit
May limit. Bakit? Eh sa mga lulo at lula, kapag lumapit siya po, hinto ang panalalangin. Amen? Sa bahay, hindi ko pwedeng hindi kumilos. Lalo kapag may bisita, kapag nalalangin ka, hinto ang panalangin. Ngunit kapag dito, dumalo ka. Mula umpisa hanggang sa oras na ito, lagi kang nalalangin, tuloy-tuloy ang panalalangin mo sa Diyos. Kaya dito tayo, lubusang nakakapanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, ang ating gagawin, laging dumalo. Amen. Kaya ito po mga minaman, ipangaral ko sa ibang station. Tayong lahat ng mga mananampalataya, yung ating mga pagpapala, hindi pantay-pantay. Amen po ba? Bagamat tayong lahat ay langit, ngunit yung pagpapala, hindi pantay-pantay. Bakit? Hindi naman lahat sa atin dumadalo palagi ng Wednesday, Friday overnight, Sunday. Hindi naman lahat dumadalo. Amen! Bagamat langit tayo, ngunit yung pagpapala, siyempre, hindi naman po pwede yung dumadalo lang ng Linggo. Paris yung pagpapala na dumadalo ng tatlong beses sa Linggo. Amen! Amen po ba? Kaya sabi ng Mateo, mag-ipon kayo ng kayamanan ng panglangit. Kaya kapag ikaw ay laging dumadalo, laging ang present, marami kang pagpapala ang tatanggapin mo pagdating mo sa langit. Kaya gusto ba natin maraming pagpapala? Pagdating po natin sa langit, lahat magsabi, praise the Lord! Laging dumalo. Amen, Brad. Talagang hindi ko kayang dumalo ng tatlong beses sa loob ng isang linggo. Naalala ko tuloy yung kapatiran po natin dahil sa kanyang kabisihan na pag-alaga ng itik na naginip po siya ng rapture, naiwan siya. Nagtanong siya, mahal ang Panginoon, bakit naiwan ako sa rapture? Sabi niya. Panaginip lamang yun, ha? Nagreklamo na. Ayaw yung hindi maiwan sa rapture. Sumagot ng ating Dere Jesus sa kanyang panagani, anak! Dahil iniwan kita sa rapture, dahil ang alaga mong itik, mapababayaan mo. Tama nga naman. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya bigyan po natin halaga yung pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Maging busy po tayo sa lahat ng bagay, lalo huwag po natin hayaan po marami na hindi maging busy sa paglilingkod sa Diyos. Sapagat yung paglilingkod na ganito, papakinabangan po natin dito sa lupa, maging doon sa piling po ng ating pinakamahal Panginoon. Yung ating harap buhay, iiwanan po natin yan. Ating mga ari-arian, iiwanan po natin yan. Ating lahat ang ating mga tungkulin dito sa lupa. Ano mga ating posisyon sa trabaho, kayo po mga minamahal, iiwanan po ninyo yan. Tayong lahat aakyat doon sa tunay tirahan po natin, doon sa langit at buhay walang gan, sa kaharian ng ating Diyos Jesus. Kaya ang paglilingkod ng ganito, lalo po natin pag-ibayuhin pa na asamin palagi na tayong lahat ay laging nananalangin, laging dumadalo sa banal na gawain ng ating Diyos Jesus. Kaya alam po ninyo, baguhan ako sa Dakong Metro Manila, 1995 ako na-save. Kahit may mga bata silang daladala, may daladala silang, misal, una, overnight. Sabi ko, ganito pala. Kahit na umuulan, kahit anong lagay ng panahon, dumadalo sila. Sabi ko, ganito pala ang mga Kristiyano dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi naging sagabal ang dalandulot ng panahon. Mahalaga maglingkod sa Diyos. Dapat ganun po tayo. Amen! Overnight, kahit inaantok ka, sinisikaw mo pa rin na manalangin sa Diyos, mahal ang Panginoon! Bigyan mo ako ng lakas para manatiling gising. Ganun po mga minam, dahil kung iniisip mo, mahirap ang overnight. Siyempre, maiwan ka na sa bahay, matutulog ka na. Masarap ang tulog mo, samantala yung mga anak ng Diyos, busy sa pananalangin sa Diyos. Gusto ba natin na tayo po mga minam, ay maging busy sa pananalangin sa Diyos, lagi kayong pumunta sa lugar na ito para manalangin, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating Diyos Jesus. Mabilis pang oras. Patuloy na po tayo po mga minamahal. Amen. Kaya po mga minamahal, lahat po tayo ay hindi pa perpekto. Mayroon po tayong kapintasan. Kaya pinahintulot ng Diyos na mayroon po tayong kahinaan para hindi tayo magmayabang, hindi tayo magmapuri. Bagkus matuto tayong magpakumbaba. Amen. Mapalad ang nagpapakumbaba sapagat sila ang itinataas ng Diyos. Siyempre kapag ang Kristiyano mataas na, paano pa siya itaas ng Diyos? Hindi na. Ngunit ka ang Kristiyano, lagi nagpapakumbaba. Kahit may alam ka, simple ka lang. Hindi yung salita ka ng salita, simple ka lang. Ang Diyos mismo ang magtataas sa iyo. Everybody shall praise the Lord. Ay kami po mga minama, nagmula kami sa pinakamababa. Tagalinis kami ng CR. Tagahugas ng pinggan ng mga worker.
Ganun po ang buhay po na umpisa po kami. Walang blessing, wala talaga po mga lagi ng fasting. Ngunit nagpatuloy po kami sa una dalay mala pastor sa kahabagan ng Diyos. Pinagpala kami lahat ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa kahabagan lang ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa Kristo, lagi nagpapakumbaba. And it's time, darating ang blessing mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Matutukang magpasakop sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang church, may protocol. Amen. May protocol ang church, hindi natin pwedeng saway na hindi pwedeng labagin yan. Kung ano po yung protocol ng church, sumusunod po tayo. Kaya sabi po rin, magpasakop po tayo. Amen. Sa nakakataas sa atin, hindi din. Ngayon, iba na ang panahon. Turuan mo, mas marunong pa sa'yo. Everybody, praise the Lord. Amen. Turuan mo, mas marunong pa sa'yo. Kahit na matagal ka ng Kristiyano, turuan mo yung baguhan. Ayaw magpaturo, mas marunong pa sa'yo. Dahil iba na ang kalagayan ng panahon po natin ngayon. Dating ang huling araw, ang mga tao maging mayabang, mapagmataas. Ngunit ang sabi ng Biblia, sa Kristo, lagi nga magpakumbaba para ikaw ay taas ng ating Diyos Jesus. Magpasakop ka sa kaluubay ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody, shall praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minama, inuutos sa bawat mananampalataya na nagsisipaglingkod sa Kanya, tayo po ay maging matyaga na nananalangin sa Diyos para mabuksan ang mga pagpapala na ipinangako ng Diyos na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya gusto po nating pagpalain ng Diyos maging matyaga na laging nananalangin sa Diyos. Huwag kang tamarin. Amen. Dito na po tayo sa huling talata. Judas Kapitulo 1 at ang versikulo po ay 20. Amen. Ito po sinasabi sa Judas 1:20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibay ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang iyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Ibig sabihin po mga minama, walang ibang sekreto na mga mananagumpay ng Kristiyano, yung laging nananalangin sa Diyos, puspos ng banal na Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi mo sinasayang oras na kapag ikaw ay nanambahan sa ating pinakamahal, sinisikap mo maramdaman ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Sapagat kapag naroon ang kahinaan mo, mapagtatagumpayan mo yan. Kapag humaharap ka na sa mga pagsubok, sa pag-uusig, sa kahirapan, sa problema o ano pa mang bagay, lalo na sa mundo na ginagalawan po natin ngayon, sa mandako ng mundo, naroon po yung panganib at pangamba na naranasan ng mga kababayan po natin. Natatakot sila kapag dumarating yung sakuna. Ngunit tayong lahat ng mga mananampalataya, kapag ikaw ay puspos na balay Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka natatakot. Dahil alam mo, hindi ka pababayaan kailanman ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tutulungan ka, aalalayan ka ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palagpangan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo, papurihan po natin ang ating mabay na Diyos sa pamagitan ng awitin ito. Ang panalangin. -4. G-sharp. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko na naghahagad. Hallelujah! Nagsusumika, nagdinis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalangin na makarating sa iyong piligan at ang pasanin ay iyong
ng aming mahal. Habang pumamaymabaw ang awitin ito, handog pagpupuri pa sa salamat, pagluluwalhati sa banal na pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Magpuri ang bawat isa. Ibabot po natin ang ating loob sa pusong pagpupuri pa sa salamat po natin sa Kanya. Na kung hindi po natin nakilala ang tunay ng Diyos sa mga magitan ng gawain nito, marahil naroon pa rin po tayo sa karamdaman. Naroon pa rin po tayo sa magulong buhay. Naroon pa rin po tayo sa walang kapayapaan, sa puso't isipan, sa malit, salamat sa Diyos. Mula ng ating makilala siya, at nananalangin po tayo, ipinagkalob ng Diyos ang lahat ng ating mga kailangan. Salamatan po natin ang ating pinakamahal na mahal ni Jesus sa oras na ito. Hallelujah. Totoo ang ating pinakamahal na Panginoon. Totoo na lahat ng ating mga panalangin ay patuloy na tinutugon ng ating pinakamahal na Panginoon, sapagkat siya po yung Diyos na buhay. Ang panalangin ay pagpalaan. Patuloy po natin papurihan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa iyo ang pinakamahal na Panginoon. At ang pag-ibig mo, oh Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalangin na makarating sa iyo. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa amin. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sa oras na ito, tayong lahat ay magkaisang manalangin. Maging sa lahat ang ating mga tagasubaybay po natin sa kanilang mga tahanan. Nasa mga tahanan, sa oras na ito, nanonood po kayo ng gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napakahalaga yung ang tao ay laging nanalangin sa Diyos. Kaya hinihikayat po namin kayo na kayo po ay dumalo sa bala na gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry para kayo lubos na makapanalangin at yung mga dalangin, mga hinaing ay didinggin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. O po, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, nagpupuri kami at nagpapasalamat mula ng kayo pinapabilang sa gawain nito sa pagtuturo ng ayon po mga magulang sa Panginoon. Natutunan po namin paano po namin bigyan kahalagahan ang laging manalangin sa iyo para dinggin mo ang lahat ng ayong mga kahilingan. Salamat o Diyos, natutunan po namin ito. Narito po kami lahat, nagkakaisa na nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran. Sa lahat po aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, patawarin mo kami o Diyos. Sa pagkakaisa po naming pananalangin, ang ayong po mga magulang namin sa iyo, ayong po beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, mahabang buhay at kalakasan, patuloy may pagkaloob. So all Almeda children, mahal na pa yung pagpalaan mo po sila. Ganun din po sa oras na ito, sa lahat ng makapatiran po namin. Ano man po ang kanilang po mga kahilingan, sa lahat may taglay na problema, lutasin mo. May taglay na karamdaman, pagalingin mo. Sa mananghina at nang lulupay, palakasin mo.
Panghawakan ang bawat isa hanggang sa iyong nalalapit mong pagbabalik, maratan mo kami na patuloy po kami nananalangin sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo, nagpapasakop sa iyong balang kaluuban, dagdagan mo ang bilang mananampalataya sa lugar na ito, maging sa lahat mga kababayan po namin nanonood, sumusubaybay sa gawain nito, pagpalain mo rin sila, dinggin mo ang kanilang po mga kailingan, pagpalain mo kami lahat sa unat dalangin ay po minamahal at iginagalan ay po malapastor, proclaiming victory. In answers our prayer in the name of the risen Jesus, lahat mo magsabing amen. Amen. Tayong lahat ay dadako tayo sa ating pangangailangan kung tayo may taglay na karamdaman sa oras na ito, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kami sa parte ng ating katawan. Sawayin po natin lahat ng uri ng karamdaman kung tayo po ay may mabigat na problema, dalawang kami na kataas. Sawayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Sa iyong makapangyarihan pangalan, aming pong sinasaway lahat ng uri ng sakit at karamdaman sa aming minamahal na mga kapatiran, magmula ulo at talampakan, tibes, madayabiris, pagkaparalitiko, panghina, panglulupaypay, magawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala sa aming mga minamahal mong anak, I command you cast out in the name of the rest Jesus, complete healing, be strong, be blessed, abound in blessing in the name of the rest Jesus. Vices began in the name of the rest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang katuparan, ang ating po mga kailingan ay nasa atin na. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay po tayong lulundag o lulukso ng tatlong beses sabay sigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Jump three times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po'y magpapatuloy na. Akin na po'y binibigyan po pagkakataon sa ating Beloved Co-Preacher, Jose Rebella. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Romeo C. Salita ng Diyos na ating pong napakinggan na pag-aralan mga minamahal sa hapong ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement mga minamahal, ako pong muna ipapabot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, paglulhati sa dakilang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ako rin po ipapabot ng aking pagbati po ng isang magandang hapon at dubling pag-alang sa ating pong minamahal ginagalang Evangelista Will Estrada Almeida. Sa kanya pong mga minamahal na anak at pag-alala po sa mga aral at turo ng ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Olina Salmeda. Praise the Lord. Maging sa aking mga kapamanggawa sa ating pong mga beloved preacher, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po sa inyong lahat. Praise the Lord. At tayo po muna mga minamahal ay kukuha ng ating pong special offering para po ito sa ating church construction mga minamahal. At narito po ating pong beloved elder, ating pong beloved retired SPO 4 Pedrito Nadres para sa panalangin po ng ating pong mga special love offering sa ating pong pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah! God bless you po, beloved preacher. Jose Rebella, sapya. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah! Mapagpalang Diyos o mga banal. Hallelujah! Ang Alpha at ang Omega, ang pinagbubukalan ng lahat ng biyahe at pagpapala, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangunang panalangin ng ngayong propeta na nilang isa, narito po ang iyong mga anak sa dako ng pagbibigay sa church construction na aming mga special bow, special pledges, hallelujah. Walang sawang nagkakaloob, di naghihimagod sa paggawa ng mabuti, hallelujah. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Giving is receiving, mga minamahal. Patuloy po tayong sumuporta sa ating panalagawain upang magamit po ito sa pagliligtas ng maraming kaluluwa
Hallelujah. At ibabalik ng Diyos ito ng siksik, niglig, umaabaw. Pupuksan niya ang turungawan sa langit at ihuhulog doon sa kanyang mga anak na bukas palad, walang sawang nagkakaloob. Sa pangunang panalangin na kami minamalig na galang na Pastor Luis Rada Almeida. In the mighty name of there is Jesus. Amen! Hallelujah. Pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga announcement, mga minamahal, patuloy po ang ating pong pananambahan sa dakong ito. Tatlong beses po sa loob po ng isang linggo. Araw po ng Merkulis, sa ating midweek service, mga minamahal, tayo po nag-umpisa ng alas 3 po ng hapon. Ito po ay matatapos ng alas 7 po ng gabi. At ating Friday service, mga minamahal, ating overnight prayer, tayo po ay nag-umpisa ng alas 7 ng gabi. Ito po ay natatapos ng alas 2 po ng Sabado ng madaling araw. At araw po ng linggo, ang ating Sunday service, mga minamahal, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng umaga at natatapos po ng alas 3 po ng hapon. Purihin pa ang ating pinakamamahal na Pinoon sa ating pong mga minamahal na kapatiran. Mayroon po kayong mga katanungan, mga minamahal, kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information, mga minamahal. At mayroon po tayong lihans, sa nais magpalihans, kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo po ay mainlihans ng ating pong mga beloved prayer warrior, mga minamahal. Purihin pa ang ating pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. At mayroon po tayong child dedication, mga minamahal. At pong bilabeda, ang bata po ay si Blabsia Arabilla Laksamana. Latagan po ito, mga minamahal. Praise the Lord. At sa lahat po ng mga magulang at mga sponsor, mga minamahal, kayo lamang po ay dumako dito po sa unahan para maialay po ang bata, mga minamahal. Praise the Lord. At after po ng ating mga minamahal, after po nating binalagawahin, pagkatapos po ng lihans, mga minamahal, yung mga ati pong mga magulang at yung bata ay dumako po sa unahan para maialay po sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. Kasama po yung mga sponsor, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Pinoon at tayo po, mga minamahal ko, ay mag-ingat sa ating pong pag-uwi at lalong-lalo na po yung tatawid po sa kalsada, highway po yan, mga minamahal, mabibilis po yung mga sakyan. At hintayin po natin na tayo po ay alalayan, mga minamahal ko, na ating po mga bilabid marsyal sa ating pong pagtawid, mga minamahal. Huwag po basta-basta tatawid, mga minamahal, at tumawid po tayo sa tamang tawiran, mga minamahal. Huwag po tayo kung saan-saan tatawid, mga minamahal, para po tayo po ay makaiwas po sa anumang aksidente. Purihin po ating pinakamamahal na Pinoon, at kung wala na pong daragdag ng mga announcement, mga minamahal, tayo po ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong maghapon ito. At
Amen. Praise the Lord. At sa darating po na linggo, mga minamahal, holisaper po natin yung apalit po, mga minamahal, at arayat. Dito po tayo sa masamang manambahan sa ating pong pinakamamahal na pinamahal. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, na magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating panambahan sa buong maghapon. Ito, narito po ating po beloved retired Colonel Ricardo Kapalad para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, mapagpala ang masalangit sa matamis at makapangang pangalan Jesus. Sa unat panalangin namin, malapastor, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Narito po kami, malapanginoon taos puso, nagpapasalamat sa iyo sa tagumpay na banalagawain sa linggong ito. Salamat po, malapanginoon, sa lahat ng pag-aawitan, hallelujah, sa mga buhay na patutuo at sa mga matatapat naming mga kapatid na patuloy na nagbibigay sa iyo sa ikalalago ng banalagawain ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, lalo't higit, mahal Panginoon, sa banalasantong Espiritu, sa mga awitan ng choir, hallelujah. Higit sa lahat ang ebanghelyo ng kaligtasan na aming narinig, hallelujah. Maraming salamat po sa aming napag-aralang ito, hallelujah. Taglay mo ang pag-ibig at ang iyong santong Espiritu. Lukuban mo po kami at kami nananalangin po, mahal Panginoon, sa iyo ng kalakasan at mahabang buhay na aming malapastor, bang listo bilista, dalmada. Patuloy mo siyang gabayan at palakasin upang kami pangunahan sa gawain ito. At lahat ng hadlang sa aming daraanan sa pangalan Jesus, cast out in Jesus' name. Sa pangalan Jesus, hallelujah. Pakingatan mo po kami in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless po, mga kapatid. Tayo po ay magkamayan. Tandaan natin pong pag-ibigan sa ating pong pinakamamahal na panahon. Praise the Lord. You are